Hello. Ito po si Kuya Antonio, nagbabalik po ang Kuka Brothers. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook, pumunta lang po kayo sa ating Facebook at mag-join sa ating group at saka Facebook account and then sa ating YouTube. And malapit na po ang ating raffle at I hope na nakapag-join na kayo at doon sa mga nag-i-inquire, doon sa mga listahan ng mga kasama sa raffle, huwag po kayo mag-alala. At ipopost po ni Admin Hong, yung aking pamangkin, na siyang nag-manage ng account, siya po ang mag-post ng ating raffle entry. Okay, good evening po sa inyong lahat. Magpapakita lang po ako ng ibang ginagamit namin na nut, yung pagdudugtong ng line na ginagamit namin sa San Diego at sa aming lahat ng fishing. Halos ito po ang ginagamit ko. Kasama po aking mga kasama sa Hookah Brothers. And pinapakita ko lang po sa inyo to ang tawag dito. Ang setup po nito ay 40 pounds. Ito po, nilagyan ko po ito ng cover. Alam niyo po ang pinaka-importante po sa reel. Kailangan pong ingatan natin ang ating fishing reel. At lagi pong lahat halos ng reel ko ay may cover. Alam niyo po kung bakit. Kasi nga pag sa boat po kami, dikit-dikit po ang fishing reel. Halos mga, nako, dikit-dikit po yan. Kasi nga sa dami ng sumasakay, sa dami lang ng fishing reel na dinadala. Minimum sa isang tao na nagpipishing, ay nagdadala yan ng 2, 3, hanggang 5, mas marami pa. Kaya ang aking fishing reel po, lagi pong may cover. Yan. Kung may time po kayo na lagyan yung cover nyo, kasi once na nagasgas po itong ganitong sidings ng ating ano, at nasisira na po yung forma ng ating fishing reel, at nadali po siyang maluma. Yan. At kada fishing, kailangan hugasan nyo po ng running water. Hindi po yung may spray. Hindi po yung may power na ano, na talagang tudutuding ano lang, running water lang. Nirerinse lang po kasi yung alat dito sa labas kasi silyado naman to. Pero pag pinersa nyo po yung tubig at malakas yung impact ng tubig sa fishing reel, kuminsan nasisira po yung seal niya. Ingatan po natin yun. Magkakatubig yung loob, magkakalawang. Yun po ang pinaproblema. Kaya rinse lang ng tubig, saka itong rod. Itong rod po na ito, dati black to. Sa ito po Californian na rods, may nabibili po na sa Amazon at sa eBay itong tube, string tube heat ito, hininit lang to, at ito po magiging itsura nyo. Naprotektahan nyo na po yung rod nyo at maganda pa po sa kamay, hindi siya madulas. At meron din po ako nitong cover na ganito. Alam nyo po ang purpose din naman itong cover na to is hanggang doon po sa dulo ito ng ano, mahaba po to. I think this is 9 or 10 feet. Ang purpose po nito is para hindi naman mabasag yung ring nyo. Itong ring po. Kasi once na basag to, hindi mo na mamalayan, nadadamage yung line mo, mapuputol po yung. Nangyari na to sa akin. Hindi ko na malayan yung aking abet na fishing rod. May crack yung ano, nagka-damage pala yung dulo ko sa ring. Yung ring ko sa dulo na ganito, nagka-damage. Nagpipishing ako. Once or twice ako nangyari, bakit napuputol yung line ko? And I found out na sira pala yung ring ko. Alam mo kung bakit. Kabangga-bangga, lalagay mo sa sakyan, nabangga o something. At kaya ganito po. Kailangan protektahan po natin yung gamit kasi once na nag-invest ka ng isang fishing reel, mahal-mahal din po ang setup. Actually po yung aking mga fishing reel ngayon na ano, medyo magastos po ng konti. Kung kwentahin niyo po yung setup po ng Phoenix rod ko at saka yung Talica, medyo may pressure rin po. Kaya medyo maingat tayo. Kaya kailangan laging ang fishing reel parang asawa yan. Lagi mong iingatan. Yan. Ang turing ko po sa fishing reel ko parang asawa ko o girlfriend ko. Kaya lagi siya malinis. Lagi may oil. Yan. Ito po yung ginagamit namin sa... Ito po yung setup ko na Speedmaster. Nakabibili ko lang last year.
At ipapakita ko lang po sa inyo kung paano kami magdugtong ng line, yung mga nut namin ginagamit. Okay? Okay. Balik tayo dito sa ating nut. Ito pong tinatawag na blood nut. Ito po yung blood nut. Ito po ay galing dito. Itong nasa kanan ko, na nasa kaliwa nyo, itong nasa kanan ko na kamay, ito, kanang kamay ko, this is from the rod. Ito po yung galing sa reel nyo, fishing reel nyo. Kunyari, ito po ay mono. Ito po yung mono. At ito naman, kunyari, ang nasa kaliwa ko is fluorocarbon. Ngayon, magdudugtong ka ng mono at yung fluorocarbon. Idudugtong po natin. Napakasimple. Ito po ang ginagamit namin sa lahat ng tuna, lahat ng fishing namin, sea bass, name it. Lahat ng fishing na ginagamit namin dito, ito po ang ginagamit namin blood nut. Ito po yung nut na napakadali, napakasimple, pero napakatibay. Okay, ito yung line galing sa reel, ito yung fluorocarbon ko. Idudugtong natin, ibuhol mo lang ng isa, ibuhol mo, yan. Tapos makikita mo, magkatugtong na sila ngayon. Ito yung fluorocarbon sa kaliwa at ito yung ating main line na galing fishing reel ng mono. Ito po ay, depende kung ano pong gusto nyong ano. Usually po, pag 25 ang braided, ang mono, 25 din ang fluorocarbon. Kailangan balance. Kung 30, 30 ang fluorocarbon natin. Ito po, 30 ang ginagamit natin, 30 din ang fluorocarbon. Ito po, gaganon lang natin. Kita mo, ipagsasama ko siya, hilahin ko yung nasa kaliwa at kukunin ko yung nasa kanan. Ngayon, nakita niyo po, ulitin natin. Kukunin ko yung nasa kaliwa, kukunin ko yung nasa kanan. Yan. Di magkatungtong na sila. Ngayon po, ito po. Yan. Iikot po natin to. Kita nyo? Itong line nato sa taas, iikot po natin pababa. 1, 2, 3, 4, and 5. Usually po, 5 lang yung ginagamit. Pero ako, naninigaro ako kung minsan ginagawa kong 7. Okay, 5 lang po tayo ngayon. At kukunin ko yung pinagdugtungan natin. Kukunin ko ng bibig. At hilahin ko. Nakita nyo po? Yan. Nakita nyo? Nandyan na siya ngayon. Nandyan na siya ngayon. Okay, kukunin ko to pa rin. Hawakan ko ng bibig to. Kita nyo? Hilahin ko to. And then lalawayan natin. Kasi pag hindi mo nilalawayan, mainit po to. Gagato po, mahihina po yung ating dugtungan. Baka maputol. Hilahin ko ulit. All the way. Yan na po ang ating blood nut. Nakita nyo? Kung nakikita nyo? Napakaliit na dugtungan lang yan. Yeah, napakaliit lang, di ba? Tingnan nyo po. Diba? Napakaliit lang. Pero napakatibay nito. Kita nyo? Ito po humuhulit po. Itong nut na ito humuhulit po. Ito itong 100 to 150 pounds. Natest ko na po yung dugtungan ko noong nakaraan. Ako nahuli po ako ng 120 pounds na tuna last year. Ito lang po ang dugtungan. Walang kawala. Walang kawala. Usually, hindi po to. Ang problema lang po, sakaling maputol to or mag-tangle ka sa ibang kasama mo sa barko or either may damage po online natin. Pero kung walang damage, usually po dapat sinihipo po natin. Sinasalat natin yung line natin. Pag may maramdaman ka medyo, parang mayroong ano doon, parang may kakaiba. Parang may damage yung line. Huwag na po kayo magdalawang isip. Putulin nyo na po. At idugtong nyo ng panibago. And then, ito na. Putulin na natin yung tag. Ito na po yung ating bloodline. Yan na po. Napakasimple. Napakasimple yung bloodline natin. Natibay po ito. Garantisado po itong line na to. At alam ko, hindi ko alam kung anong ginagamit niya sa Pilipinas. At saan man sulok ng mundo. In everywhere in the world, but I guarantee you,
Blood knot is one of the best fishing line here in San Diego. Ito po ang ginagamit namin pantuna. Okay, ulitin po natin. Next time again. Next, sunod ulit natin na sample. Kunyari, dinugtong nyo na siya. This is the fluorocarbon on the left. At yung the right ko is a mono. Okay? Okay. Kukunin ko ulit yung sa kaliwa ko. Kukunin ko yung sa kanan ko. Para nandyan na siya. Okay? Ngayon, nandyan yung line mo. Dalawa. Ipaikuti mo lang siya ng limang beses. 1, 2, 3, 4, 5. Kung gusto mong gabi natin 7, 6, and 7. And then, kunin natin to. Kunin natin yung dugtungan. Hilahin mo. See that? Yan, lawayan natin. Kunin natin. Pull mo. Ayan na. Yan na po ang dugtong. Napakabilis, di ba? In matter of 5 seconds, 10 seconds, you're done. And then putulin uli natin yung tag. Yung tag niya po, putulin natin. Ngayon, meron ka ng dugtong from mono, saril mo, at ito yung fluorocarbon. Yan na po. Tuloy na ang fishing natin. Di ba? Napakasimple. Napakasimple. I-try nyo po. At kunyari nasa na ano kayo nasa nagsalaot kayo, mabilisan. Gusto niyo tay kaagad, medyo maraming isda. Ganito lang, napakasimpleng dugtungan. So ayun po. At minamahal ko mga kaibigan, mga Hoka brothers. Sana may may natutunan kayong konti. Kung may mga comment po kayo at may gustong tanong, mag-comment below and sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya. At itry nyo po itong blood knot at napaka-simpleng knot na napaka-tibay. At enjoy your fishing. Go fishing. Let's hook up, brothers. Let's hook up. And abangan nyo po yung ating raffle. Huwag kayong mawawala. Gusto ko po kayong nandun lahat. At magla-live po tayo. At sana doon sa mga mananalo, sana enjoy nyo. At doon next month, nag-iisip na kami ng ano ba ni bagong raffle, kung anong gagawin natin. At i-update po namin kayo araw-araw. At marami pong salamat. At ito po si Kuya Andrew nyo. Ang hangarin ko lang po ay magpasaya kayo. Sabi nga ni Kuya Will, ang hangarin lang natin ay magpasaya ng tao. At yan po ang hangarin ko. Magpasaya po sa inyo. At good luck. At ipag-pray nyo po na maging marami pang blessing ang dumating sa atin para tuloy-tuloy po itong ating pagtulong sa inyo po. Okay.